Sa part 1 ng video series na to, tinalakay ko ang nilalaman ng Revenue Memorandum Circular o RMC number 69/2023 na inisyu ng BIR tungkol sa reversion ng mga tax rates effective July 1, 2023. Nagbigay din ako ng sample problem para ma-illustrate ang application ng minimum corporate income tax. Sa videong ito, i-revise natin yung problem to have two more cases. Then let's have another problem para naman dito sa 10% regular income tax rate para sa mga proprietary educational institutions at not-for-profit hospitals. Case B muna ng nakaraang problem about NRB Corporation. NRB Corporation, a domestic trading corporation, has gross sales of 1,120,000,000 pesos with cost of sales of 448,000,000 pesos and allowable deductions of 639,200,000 pesos during its fiscal year ending September 30, 2023. It has total assets of 384,000,000 pesos including the land and building in which the business operation is conducted, amounting to 80,000,000 pesos and 100,000,000 pesos respectively. Same information lang, tulad dun sa case A, except that the company uses the fiscal year na nagtatapos tuwing September 30. Lahat ng figures na to ay para sa fiscal year ng company mula October 1, 2022 hanggang September 30, 2023. So, buong isang taon pa din. Kasi kung ang fiscal year ay nagtatapos tuwing September 30, ibig sabihin nagsisimula ang taon nila kinabukasan tuwing October 1. Kaya October 1, 2022 hanggang September 30, 2023 ang mga informasyon na to. Pareho ang computation ng taxable income. 32,800,000 pesos. Tulad din sa case A. 32,800,000 taxable income times 25% equals 8,200,000. Ito ang income tax due based dun sa regular rate na 25%. By the way, sa nakaraang video, tinalakay ko din kung bakit 25% ito at hindi 20%. So para sa mga gustong malaman ang dahilan, kung hindi nyo pa napanood, please watch part 1 of this video series. Anyway, how about ang minimum corporate income tax ng NRB Corporation? Mula umpisa ng fiscal year ng company na October 1, 2022 hanggang June 30, 2023, kung kailan 1% pa ang rate ay siyam na buwan, 9 months. Kaya ang computation ay gross income. Na 672,000,000 sa buong fiscal year divided by 12 months para makuha ang para sa isang buwan multiplied by 9 months para makuha ang para sa 9-month period na mula nga October 1, 2022 hanggang June 30, 2023. Then multiplied by 1% equals 5,040,000. Paalala lang uli na ang minimum corporate income tax ay base sa gross income, hindi sa taxable income na tulad dito sa regular income tax due computation. As written here,
on a previous slide. Gross income ang basis ng minimum corporate income tax. Mula naman July 1, 2023, kung kailan simula na ang 2% rate hanggang katapusan ng fiscal year ng company na September 30, 2023 ay 3 buwan. Kaya 672 million divided by 12 months multiplied by 3 months. Then multiply uli by 2% equals 3,360,000. Na pag-inad dito sa 5,040,000 would equal to 8,400,000 total minimum corporate income tax. At dahil itong 8,400,000 ay mas mataas kaysa dito sa 8,200,000 na regular income tax, ang income tax payable ng company ay itong 8,400,000. Kung ano lagi ang mas mataas between the regular income tax and the minimum corporate income tax, yun ang babayaran sa BIR. Let's have another case. NRB Corporation, a domestic trading corporation, has gross sales of 1,120,000,000 pesos with cost of sales of 448,000,000 pesos and allowable deductions of 639,200,000 during its fiscal year ending September 30, 2024. Pareho din ang mga given figures as in cases A and B. The company uses the fiscal year tulad din dun sa case B. The difference is, in this case C, ang mga figures na to ay mula October 1, 2023, kung kailan 2% na ang minimum corporate income tax rate hanggang September 30, 2024. Ibig sabihin, sa buong fiscal year na October 1, 2023 to September 30, 2024, 2% na ang rate. Wala na yung 1%. Ang taxable income ay tulad din sa previous cases, 32,800,000 multiplied by 25% equals 8,200,000 regular income tax due. Ikukumpara natin to sa minimum corporate income tax na ang computation ay ang gross income na 672 million sa buong fiscal year ng corporation multiplied by 2% equals 13,440,000. Wala nang divided by 2 then multiplied by a certain number of months. Kasi nga, ang minimum corporate income tax rate na 2% ay para sa buong fiscal year na ng entity, October 1, 2023 to September 30, 2024. Dahil wala na nga yung 1%, effective July 1, 2023 pa. 13,440,000 minimum corporate income tax. Kumpara natin dito sa 8,200,000. So mas mataas itong 13,440,000. Kaya ito ang tax payable, ang income tax payable na dapat nilang bayaran sa BIR. Again, kung ano ang mas malaking amount between the regular income tax at minimum corporate income tax, yun ang income tax payable. Isa pang
tax reversion na binanggit sa BIR Revenue Memorandum Circular Number 69, 2023 ay tungkol sa 10% regular income tax rate para sa mga proprietary o private educational institutions at non-profit hospitals. Let's have sample problem about that. Braintree Colleges, a proprietary educational institution, has gross income of 160 million pesos, all of which are from related activities, with allowable deductions of 120 million pesos during the calendar year 2023. Let me point out muna itong phrase na all of which are from related activities. Kung ang isang proprietary, which in this case means private educational institution o non-profit hospital kasi, ay may gross income mula sa mga unrelated business o iba pang activity na higit sa 50% ng total gross income nila from all sources, subject na sila sa regular corporate income tax rate na 25% based on their total taxable income at hindi sa 1% mula July 1, 2020 hanggang June 30, 2023 o 10% simula July 1, 2023. Gayun din naman, kahit hindi higit sa 50% ng total gross income ng isang proprietary educational institution ang mula sa unrelated business, kung merong bahagi ng revenues at assets nila, gaano man kalaki, ang hindi actually, directly, at exclusively used for educational purposes, ang bahaging yun ay subject sa 25% tax rate, hindi sa 1% o 10%. I hope malinaw po yun. Anyway, going back to the problem, dahil ang gross income naman ng college na 160 million pesos ay galing lahat sa related activities, walang portion ng taxable income nila ang subject sa 25% regular corporate income tax rate. Now, kailangan nating i-compute ang taxable income ng Braintree dahil yun ang basis ng income tax nila. Gross income of 160 million pesos minus allowable deductions of 128 million equals taxable income of 32 million. By the way, ang gross income at gross sales in this case ay pareho lang. Dahil service business ang Braintree, kaya walang cost of goods sold o cost of sales. Di tulad sa isang trading o merchandising business. Anyway, dahil July 1, 2023 pa ang effectivity date ng pagbabalik sa 10% income tax rate, mula January 1, 2023 hanggang June 30, 2023, 1% pa din ang rate. Kaya itong taxable income na 32 million sa buong 2023 ay dapat i-divide natin sa 12 months, tapos multiply by 6 months para makuha ang taxable income na applicable mula January 1 hanggang June 30, 2023. Then multiply by 1% equals 160,000. Then yung para sa other 6 months from July 1 to December 31, 2023, kung kailan 10% na uli ang rate ay 32 million pesos divided by 12 months times 6 months equals 1,600,000. 1,600,000 plus 160,000 equals total income tax payable of 1,760,000.
How about kung imbis na calendar year ay fiscal year ang gamit ng brain drain? Let's say ang fiscal year nila ends every September 30. So ang mga figures na to ay na-earn at na-incur nila mula October 1, 2022 hanggang September 30, 2023. Gross income of 160 million minus allowable deductions of 128 million equals taxable income of 32 million. From October 1, 2022 to June 30, 2023, which is a period of 9 months, 1% ang income tax rate. Kaya 32 million divided by 12 times 9 months, then multiplied by 1% equals 240,000. Tapos from July 1, 2023, kung kailan balik na sa 10% ang rate hanggang end ng fiscal year ng brain drain na September 30, 2023 ay 3 buwan. Kaya 32 million divided by 12 months times 3 months, then multiplied by 10% equals 800,000. Na pag-inad dito sa 240,000 would equal to 1,040,000 total income tax payable. I hope you see clearly ang difference between dito sa Brain Train Colleges at dun sa NRB Corporation. Dito sa Brain Train Colleges, hindi applicable ang 25% o 20% regular income tax rate. Hindi rin applicable yung minimum corporate income tax rate. Na tulad dito sa ibang domestic and resident corporations. Kasi ang proprietary educational institutions at non-profit hospitals, as long as qualified sila, tulad nga ng diniscuss ko kanina, ang tax rate nila ay 10% ng taxable income simula July 1, 2023. 1% simula noong July 1, 2020 hanggang sa June 30, 2023. Pero balik na sa 10% ng taxable income simula July 1, 2023. So wala silang 20% saka 25% income tax rate. Wala silang minimum corporate income tax rate. I hope nakatulong sa inyo ang video ito. Thank you for watching.